ang buhay! Makikilala mo kami! Kami! Laging tutok sa aming YouTube channel. This vlog is for you! And join po kayo sa aming adventures at libutin natin ang buong Pilipinas! Woo! Yes! Yeah! One vlog, one bayan at a turn. And for today's destination is where you can have a taste of one of the top exotic Filipino dishes, but with a twist. Wow! Wow. Wait! Nandiyan na tayo! Ayun! We are here in Pateros! Katulad ko po na lumaki outside Manila, sobrang nakaka-excite na makaikot sa bayan na kilala sa paggawa ng Pinoy delicacy na balut. And alam niyo ba, Blooms, na Pateros is one of the duck raising industries in the country. Kaya naman marami po silang duck byproducts katulad ng balut, penoy, and salted duck egg. Kaya naman ngayon, bumisita po kami sa isa sa pinakakilalang kainan dito na talaga namang dinadayo dahil sa iba't ibang paraan ng pagluto nila ng balut! Balut! Welcome to the Semanas Food Express! Woo! And now, kasama na po namin ang owner ng Dos Hermanas Food Express, Miss Clarissa de Borja! Hello po! Welcome po! Welcome sa Pateros! Ilang years na po itong business mo? Dos Hermanas, nag-start siya 1960 sa lola ko pa. Pero under sa management ko, since 2013 after ko graduate ng college. Pero paano po like nag-start po yung Dos Hermanas? Ang story kasi noon, yung lola ko, pinamana niya sa mami ko and sa mga brother niya. Kaso, medyo may edad na rin sila. They decided to close it. So, kinausap ako ng lola ko nung nabubuhay pa siya. Sabi niya, baka gusto mong ituloy, kahit na small ano lang. Ano po yung like iba pang food binibenta po? Puro balut lang po ba or may iba pa? No naman, meron din kaming mga usual na pansit, mga pinipata, fried itik, wow! Kanderetang itik. Ano po yun? Balong itik po? Yes! Wow! Bo, yung nanay ng balut. Wow! Ano ang itik? Ibon ba yun? Nanay ng balut. Paano niyo ba naisip na balut? Actually, sa lola ko yun eh. Masarap siya magluto. Nandito na lang din kami, bakit hindi namin gamitin yung resources na meron ng Patero. So, doon nagkaroon yung iba-ibang dishes ng balut. Differentiate po ba namin kung nasan yung sisiw tsaka doon sa balut po? Hindi po. Tapos may nakagano'n na ano. So, pwede na po ba kami magpatulisan? Exciting! So first, magigisa tayo ng bawang. Ilang bawang po to para pag nagluto po? Pagmamalaki ko yan sa pamilya ko po. Magluluto ako yan sa bahay. Depende sa'yo kung gano'ng marami depende, ka. Okay. So medyo i-golden brown lang natin siya. Alam niyo po yung golden arrow? We got this golden arrow. Medyo ko. So yung ingredients talaga parang sa adobo lang po talaga. Ang bango. Pwede yan na po. Tapos na po.
Kucharat pa. Medyo golden brown na siya. So, lagyan natin ng konting toyo. Konting suka. Alam niyo po ba umiinom ako ng suka? Asin. Konting paminta. Nilalagyan namin ng konting asukal. Tapos, ilalagyan natin yung balot. Ano lang siya, pakukuluin lang natin siya siguro ng mga 3 to 5 minutes. Para lang mag-stick po yung ano. Oo, yung lasa niya. Bango! Bango ng suka din. Tapos na yung mga din, hagal yung balot. Ah, yun na! Yay! Okay, taste test, Joanna. Pinagtipon-tipon ko kayo ngayong araw upang subukin ang inyong kaalaman patungkol sa balut. Nako, ako po si BINI Maloy, your game master. And let's play Balut Trivia Game! Woo! Ang matatalo, ang pinaka-lowest score, magkakaroon ng consequence. When? Pakain ng 8 sisiyo. 8? 8. Jara! Sasayaw ng kapit lang habang nagtatalo ng balut. Nagbabalat. Question number 1. Ilang days incubated ang balut eggs? 14 to 18 days. 18. Okay, the correct answer 18. Is between 14 to 21 hours! Basta importante makakakain tayo ng balut. Maliban sa Filipinas at China, ano-anong bansa pa ang kumakain ng balut? Cambodia! Laos! Cambodia! Vietnam! Congratulations, girls! Kasabi niyo lahat, Vietnam, Thailand, Laos, and Cambodia! Huh? Kailan naman ginaganap ang Balut sa Puti Festival within Pateros? Ako! April! April! Hindi! January! April! May! Puso mo yung sabi mo? The correct answer is every 31st of January! Sinabi niya kanina! Sino bang may favorite dito ng sabaw ng balut? Me! Ay, ako! Not really! Pero iyo ang susunod. So, kung favorite niyo ang sabaw ng balut, anong tawag sa sabaw ng balut? Salt and water. So, the answer is amniotic fluid. Ay, grabe. So, yun yung amniotic fluid. Exactly. Anong uri ng duck ang ginagamit sa paggawa ng balut egg? Mallard. Ano nga yun? Pinipilit niya talaga. Sino? Mallard duck. Yan. Duck. Correct! Oh, mallard duck. Ano ang unang step para sa tamang pagkain? Crack the egg! Bili muna. Pagpay. Hindi, dapat may pambili ka muna. Ayun. Wala, hindi ko po kayong makita yung sisiyo. Hindi, kaya ko to. Laki ang sisiyo. Ano to, uta? Dapat i-try mo with ano, sauce para masarap. Pasubo na. Ay, ma-feel mo. Sige, lang ito. Ano to, matigas? Alo! Ginawa siyang ganito, it tastes like ano na? Ulam na chicken, parang ganun. Hindi siya balot. Pero yung ang sarap. Guys, akin, ang favorite ko kasama sa balot is suka, tapos lalagyan ng konting asin. Actually, masarap yung itong suka nila. Diba? Yeah. Sa'yo, anong favorite? Suka. Same lang. Ito, masarap din yung spice. Wow! The mother goose. Wow! Wow. Hello! Let's see! Ala, is this achara? Yeah! Yung lasa ng mommy balut, same lang ng chicken, di ba? Tama ba? Para siyang pakyo. Hindi, feeling ko parang mas crispy to.
mas manipis yung balat nung mommy duck. Guys, on a score of 1 to 10, gaano kayo kabusog? 11. 15. Gusto lang po namin mag-thank you sa Dos Hermanos Food Express for the warm welcome po sa amin. Thank you so much po and for the delicious food. At doon na po nagtatapos ang aming Balut Mukbang episode. Sana po nag-enjoy po kayong panoorin kami habang nagmumukbang and while nagdadaldalan. And gaya nga po ng sabi ni Gwen, kapag kayo ay nag-crave sa balut, tara na dito sa Patero! So kung pwede siya maging samgyup, i-wrap mo siya here. Buhok mo siya eh! Ayun! Wala! Pwede ay look! Ano mo na ka? Ulok! Masarap din yung matigas doon. Yung favorite ako, guys. 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 Yung favorite ako